this is the way to the Isla Verde segment of the Davao City Coastal Road. Hanggang ano na yan, hanggang Piapi, Trading Boulevard at saka Bukana. At ito yung perimeter area ng Davao City Coastal Road in this section here where a major bridge is being put up. At katabi nga nitong Isla Verde ay itong Magsaysay Park na ay tinatanong din ng mga viewers natin kung kailan ito. Maganda naman ito kay marami naman siya mga puno. Pag na-improve rin ito ng ating pamahalaan ay mas mabuti kasi ang lugar na ito ay pinapaganda na naman nila. Oh. Kagaya nitong ginagawa nating isang mahabang tulay dito na maganda rin siya. At nandito tayo sa road approach nga ng Isla Verde at ito na ang natapos na roadway. At doon sa kalahating banda ng 575 meters ng tulay ay tinatapos na nila at kulang na lang ng mga 11 eye girders para maspan na lahat, matapos na ang tulay sa pag-install ng mga eye girders. Ito na yung portion na tinatapos nila na span sa 575 meters na tulay dito sa Leon Garcia. Dito ang tatlong crawler crane. Kasi pag mag-install ito ng mga girders yan, kailangan ng dalawang crane. Kasi isan yan, mga 40 tons din yan eh. 40 tons, 40 meters. And dito lahat ang crane. At yun ay isusunod na rin ang road decking noon. Kagaya nito, may roadway. At dito tapos na yung kanyang railings. Ang kulang na lang nito ay ang trabaho sa finishing. Sa karon mo rin ay maka agi-agi diri yung mga construction na ito ng mga sakinan. So mga gala, diri nakapananghinta o gmoni siya ang atong update diri sa tulay nga at banggit mismo sa kuano Magsaysay Park. Unya ang atong nakita diri nga lapad ang agianan sa walkway kana diha o una siya. Unya karon gwapo ang ilang finishing diri sa roadway o. Kita mo o. Unya din eh daghan pa siyang mga kuan medyo kalat kay wala ka pa makita kay din eh, kay bago lang ni sila na humandiri og kanang buhos sa kining dalan sa atong dakong tulay din eh. Nya, pasalamat po ta sa UBI nga gitugutan ta diri sa ang mga buutan nato mga engineer diha og mga kugihan nato mga trabahante sa UBI. Shout out nato sila. Kaya kung wala sila, wala tayo tulay, wala tayo coastal road. Ano yung mga higala ang close-up sa railing? Oh. Dere. Niya din eh, makita na ito ang craneway. Ano? Ang craneway.
Mo ni gi agi-agian sa mga cranes ug mga backhoe dere. Ya dito sa unahan atong makita pud ang kuhan. Santa Ana Wharf nga kini siya kuhan ni post-war era ni nga wharf eh. Nga 1960 pa ni so karon medyo ilisana na gyud siya. Kung dirita manukat sa karaan nga pier sa Santa Ana Wharf, makuha nato ang wide angle sa kabay. Pero dili siya buo. Inangla pataog fanning. Para makita nato ang tibuok nga 575 meters nga tulay. Gikan sa Isla Verde padong dito sa Barangay Leon Garcia. Ya, mao na ni ang karaan nga wharf oh, dilapidated na siya. Sa una mga 1970s, ang uban siguro ang atong viewers wala pa matao. Ang mga millennials wala pa. So, but pasabot, lalong pa ang tubig dire. Karon ning saka na, unya, kini siya, kaya ning ubos naman ni dire banda, kini dire ang, o man ni original height niya, o. Ning saka na ang tubig dire, so, kaya ngunta, nga doon ay kamaturan, nga kanang dagko, kaya mga glacier sa ice, ya, sa mga lugar nga naa na mga dagkong ice nga nangabungkag na ug nangatunaw na mao gyud na nakadungag sa that could be part of the climate change. So karon kay nangatunaw na ang mga ice mo na nga siya taas na ang taob. That could perhaps explain very well the rising of the waters, like in this case here. Although kana siya nga portion dia, murag nagbaba gyud siya. Ning baba siya tungod sa iyang tungod sa luma na siya appear. Ya, ang atong latest report nga nakuha din eh. Nga doon na yung mga inhinyero na nag-inspection dito sa karaang Santa Ana Wharf. This is part of the whole development of the area. In the construction of the Davao City Coastal Road. And this major bridge. So, according to report na nasagap natin dito, there will be several options. Ano yan itong mga amigo rin nga mga operator o pamboto? Boss. Hi. Hi. Oh. Ano ni sila mga simpleng operator na to sa mga pamboto? Kining ano di ay kadako, boss. Kanang blue o para ana. Si Bertabs, 28. Ang presyo day ani ug imong pakyawon is mga 3,500 minimum of 6 persons. Ana day pakyaw na siya. Unya tibok adlaw na. Tibok adlaw na siya, island hopping. Ano na siya? Ha? Tuyok sa talikod. Okay kana ra mama. Kaya na tug tuyok kay gamay-gamay ra man. Kay kung samal dako man kay ni. Gastutag akong oras. Ang talikod, mga midyadiya, no? Midyadiya, o. Muna siya. Kung kamo mag-island hopping mo, si Dante, ingon si Sir Dante de Ringa. Kung sa patong katong ingon ni mong 1-5? Dito kaya po na nanagawa pa. Pero dili, libot, dili. Alibot kaya po. 1-5, pero pila, duhara ka tao na. Tulo. Ah, ano day.
So duha tulo ka tao ay na ka kuha na siya mga 1.5 to 2,000 depende ra na sabot sabot depende po sa oras kung pila ka oras gamiton pero kasagaran dia oh one day dyan siya. One day oh ana so pakyawan sayo oh. Sayo ba mamangon oh. So mao ni diri mga gala pakyawan ni sila og magka sinabot mo mao na siya ang presyo mga pambot dere. Dan, salamat Dan ha. Ano siya o. Dere sa Coastal Road. So, pasalamat ha sa atong amigo sa UBI kay sa atong pagpananghi din eh, sa oras nga way trabaho nakakuha tag mga bagong angulo sa atong video.